Mindanao. Ligon na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Maminaw pa ba ka sa uban? Tower Cells Herbal Capsule. Tower Cells Herbal Capsule. Mapalit nationwide. Abrigada Product. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di pwede yan! Oh, ayan, magandang umaga, Sok Sarjen. Magsasama-sama na naman tayo para sa isa na namang programang tiyak na gigising sa inyong mga umaga. Ito ang programang maagang mga kalampag sa inyo at sa ahensya ng gobyerno kahit pa sa pribadong individual na di inaksyonan ang mga problemang nakakaapekto sa pangkalahatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinakalawang na sa tagal ng panahon hindi inaaksyonan, abay! Di pwede yan! Brigada Jen, good morning. Good morning. Kumusta ang morning mo ngayon so far? Okay lang, masaya pa rin. Sige, mga kabrigada, nagbigay po ng pahayag ang principal ng General Santos City National High School kaugnay sa naunang isyong tinalakay ng Di Pwede Yan. Kaugnay po ito sa kaso ng grade advisor na nasangkot sa reklamo ng isang magulang na hindi pinakuha po ng examen ang kanyang anak sa limang asignatura. Nagbigay naman agad ng agarang aksyon ang DepEd para madisiplina ang naturang guro. Panoorin natin ito. Di pwede yan! Matatanda ang may isang magulang na masama ang loob sa class advisor ng kanyang anak sa eskwelahan sapagkat pinalabas daw ito dahil gustong makausap ng teacher ang magulang nito pero hindi ito makapunta-punta dahil subsob sa trabaho. Kung kaya't humingi sila ng tulong sa team dahil nabahala daw sila na hindi nakapag-take ng exam ang kanyang anak at maari daw itong maging rason na hindi siya makapasa. Personal naman tinungo ng team ang General Santos City National High School upang makuha ang panig ng class advisor na sangkot sa aligasyon. Ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Depensa naman ang principal ng General Santos City National High School na si Leonardo Gunuguin. Normal na raw para sa mga teacher na magpadala ng floor wax sa mga estudyante upang mapanatili ang kalinisan sa loob na kanilang tinuturing na class home. Yes sir, nag-conduct tayo ng investigasyon. Pero itong project na floor wax sa DepEd, hindi na po ito classroom ang tawag po natin, class home. Class home, sariling bahay na po nila. Mm-hmm. Kaya kung class home po ito, dapat malinis ang bahay ng mga bata dito sa school. Mm-hmm. Nilinaw rin ito na hindi raw compulsory na magdala ng floor wax araw-araw sa eskwelahan. Batid daw nila ang hirap ng mga magulang upang matustusan ang gasto sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Siguro normal po sa isang teacher na magpadala siya ng floor wax para malinisan ang bahay nila kasi class home, hindi classroom. Magpadala siguro siya ng anong mga bagay dyan na para malinis ang classroom nila at conducive for learning. That is the purpose. Giit niya, para lamang daw sa kalinisan ang pagpapadala ng mga sako sa kanilang mga estudyante. Ito po, gusto po nating malinis din ang ating paaralan. Ang especially sa ating silid-aralan. Alam po ninyo, ang estudyante po dito sa grade 8 alone lang, nga si Ma'am Petalbiro is an advisor, more than 2,000 students. Kaya kuminsan nagalagay po tayo ng mga sako para malinis ang ating campus. Ang purpose ana, lagyan po ng mga basura. Hindi naman gid lahat na sako sabay-sabay paggamit, di ba? Dagdag pa niya, palagi din daw absent ang bata kung kaya't nagpusigi ang kanyang class advisor na ipatawag ang magulang dahil sa problema sa birth certificate ng bata. Naging estilo daw ng inireklamong guro na palabisin ang mga estudyante upang mapilitan ang mga magulang nito na bumisita sa eskwelahan. Mauna ang mali nga nahimo sa parents despite sa among mga announcements during PTA meeting assembly na kung may mga problema, dito kamo sa principal's office para matugunan kung hindi makaya sa principal, doon kayo magpunta sa Department of Education. Pero so far, nasyak po ako na kahapon nagpunta dito ang brigada reporter. I-interviewin po ako tungkol po sa isang teacher po namin dito dahil sa ganitong mga complaints. Kung may problema naman daw ang mga magulang, tumungo daw sa principal office at huwag sa media upang mabigyan ng solusyon ang problema. Una among panawagan, ubahan nyo sa tanang mga ginikanan na nakapamati karon sa amo ang panawagan.
nga kung naamoy mga problema sa mga bata sa eskwelahan, sa teacher o kahit anong problema nga related sa eskwelahan, palihog mag-adto sa opisina sa principal aron atong ayuson ang tanan dito palang daan sa opisina sa principal. Sa phone patch interview kahapon sa Assistant School Division Superintendent na si Mario Bermudez, hindi daw dapat maging hadlang ang mga requirements na hindi masubmit upang hindi makapag-take ng exam ang estudyante. It is the policy of the Department of Education na walang hindrance dapat na makatake yung mga bata. Oh. Meaning to say, ang lahat ng mga bata ay free na makatake ng exam. So yung mga requirements dapat ay hindi mag-hinder na hindi makatake yung ating mga kabataan. That's why it is our policy at sinasabi natin sa mga principals na ang mga requirements o anumang mga balakid na ibinibigay sa mga bata, dapat hindi yung ibigay. Kasi dapat kung exam, exam talaga yan. Walang requirement. Sa tulong naman ng programang Di Pwede Yan, nagbigay ng agarang aksyon ang DepEdJensan at kinausap ang principal ng paaralan ng General Santos City National High School. Ayon sa kanya, kinausap niya daw ang principal na si Leonardo Ginuguin upang mabigyan ng pangaral. Di pwede yan. At bilang pag-follow up po sa naturang usapin, muli po natin makakapanayam sa linya ng telepono si Ginong Mario Bermudez, ang Assistant Schools Division Superintendent ng DepEdJensan. Sir Mario, good morning po ulit. Good morning, sir. Good morning. Opo, live kayo ngayon sa Di Pwede Yan ng Brigada News TV. Sir, kukuha lang kami ng update. So far, ano po ang naging aksyon ng inyong tanggapan dito sa idinulog naming reklamo dyan sa General Santos City National High School? Agad-agad natin na tinawagan ang principal kahapon pagkatapos ng ating interview sa inyong station. Opo. At kinausap natin ang principal kung ano ang kanyang agarang aksyon. At ang agarang aksyon ay, ayon, nagkaroon sila ng konferensya with the teacher and it was made clarified and nabigyan ng paglilinaw yung teacher at something like a reprimand for a teacher na kung saan hindi niya dapat gawin. Hmm. Ano po ang magiging doon po sa sitwasyon ng bata na hindi po nakapag-exam? Ano po ang naging tugon po ng paaralan? Well, ang directive natin dyan is bigyan talaga ng exam yung bata. Opo. Now, ito lang, Sir Mario ba, meron na kasi nabanggit yung principal doon sa naging panayam po ng Di Pwede Yan sa kanya doon sa kanyang office na classify niya as classroom and class home and normal for a teacher to ask ang mga estudyante na mag-provide ng floor wax, ng sako. Well, of course, wala namang epekto ito sa grado ng mga bata, pero maging cost din kasi ito ng influence. Eh. Kaya papaano, yes, alam din naman natin yan. So, I don't know kung anong standard ng normal ang binabanggit ni Principal Mario Bermudez, sir. Nabanggit nga sa akin ng Principal kahapon na about sa statement niya na yung pagdadala ng mga floor wax ng mga kabataan. At sinabi naman natin na we are very firm with our directive na hindi dapat padalhin yung mga bata. Mm-hmm. And then, sabi ko pa nga sa principal na pwede naman natin yan i-charge sa ating school MOOE. Correct. Yung pagbibili ng mga floor wax na yan. Isa din sa punto na nabanggit, ito, pwede akong papabor ako doon sa punto rin ng principal. Doon sa kanya sinasabi na may mga grievances measures na ginagawa ang may Parents Teachers Association na pwedeng ang mga magulang mayroong proseso na pwedeng sundin sa school, sa mismong sa school, na hindi naman pwedeng kaagad dumiretso sa DepEd or sa media. Well, of course, nasa discretion yun ng mga magulang, pero siguro Ginong Mario Bermudez, sir, yung paghimok din natin sa mga parents, no, na makiisa sa mga panawagan ng schools, lalo na sa Parents Teacher Association na yan. Tama yung June. Tama. Ang ating ini-emphasize ngayon is shared ownership. Opo. Sa paaralan. So, ang ating inculcation is that parents should always be involved with whatever affairs the school have. Mm-hmm. Kasi masyado tayong pinupulaan natin ang mga guro. Eh, ano naman tayo bilang mga magulang? Ano naman natin? Ano naman yung yung contribution natin contribution sa eskwelahan? Yes. Totoo yan. Opo. At saka, ang pagdadala ng mga kaagay na yan is nakadepende din yan sa mga magulang. Eh. Mm-hmm. Kaya sinabi ko nga sa principal kahapon na i-communicate ba ng maayos sa mga magulang ang mga alituntunin ng isang classroom or classroom advisor. Opo, na kung ito ay napagkasunduan ng ating mga magulang, well, walang problema yan. Mm-hmm. Di ba? Kung napagkasunduan nga.
Okay. That is, if it is well communicated. Now, ang problema dyan, kung hindi yan napagkasunduan ng mga magulang, so hindi talaga yan pwede napadalhan yung mga bata. Tama po. Nabanggit mo pala talaga yung tungkol sa communication na yan. Mayroong Parents-Teacher Association, pero minsan pag ang class advisor, ibibili niya lang sa estudyante na, oy, papuntahin mo rin yung mama mo. Minsan, natatakot yung bata na sabihin dun sa magulang niya eh. Kaya ang nangyayari, hindi na re-relay ng bata yung communication. I don't know May mga cases na ganyan. Opo. Pero as a way of suggestion siguro, sir, no, sa mga PTA natin, pwede kayong magbumuo ng group sa Facebook, o di ba? O kaya sa Viber group para pag merong mga advisories from the teacher side, eh pwedeng lahat po ay makaka sa status na lang. O may status, di ba? Sir Bermudez, sir. Yeah, pwede naman po 'yan. We have to maximize the social media at para ma-communicate talaga kung ano man ang dapat natin na i-communicate sa ating mga ginikanan sa mga parents. Sir Mario, siguro din, yun nga, communication. Tama yung sinabanggit ni Sir Jun kanina na baka hindi na i-relay nung bata. Sa case ko kasi may estudyante rin ako, talagang teacher nagtitext sa akin eh. Kung lahat, kahit na nga half day lang yung klase, talagang tinitext kami na sunduin. Paano ang bata. Paano walang pang-load yung mga teacher? Ay hindi, may bonus sila. Oo, magandang way din kasi siya, Sir Mario, nakikita ko. Totoo kasi yan. Sa case ko, talagang ini-inform kami ng mga teachers. So kami, aware kami. Actually, Jen, ang ating directive din sa mga teacher na during the homeroom meeting, kukunin talaga nila ang mga contact number ng mga ginikanan ng mga parents. In such a way na kung magkaroon ng mga concerns o problema, matatawagan or matitext man ang kinakuukulan. Alright. Totoo yan. Sabi nila, Sir Mario, all's well that ends well. Kami po nagpapasalamat sa inyong tanggapan and of course sa pagtanggap din ng principal ng General Santos City National High School. No? Maraming salamat din, Jun. Opo, nabukas na tinanggap itong reklamo nito at hopefully ay maging part ito ng lesson for us, for everybody, sa mga estudyante, sa mga parents, at sa mga teacher, sa mga itong usapin para po sa sama-sama po as a community dito sa ating city, Sir Mario, sir. Nawala sa linya. Sir Mario? Sir Mario? Yes, sir. Sige po, kung meron po kayong mga huling mensahe, Sir Mario, para sa ating mga kabrigada, and of course, inspiring po para sa ating mga teachers. Sir, yun, putol-putol ang signal kasi I'm going, papunta kasi ako sa bundok na yun eh. Mamumundok na kayo ha. Yung ibang taga-bundok, nasa baba na ngayon, kayo ang mamumundok na. Yun ang Sir Mario, natin. Salamat po sa inyong maagap na pagtugon. Okay, Sir Mario, thank you po. Ingat po kayo. You are very much welcome. Maraming God bless salamat. Po, God bless. Ayan, sige. Tama yun. Cooperation, participation ng parents. Kung baga, ako kasi minsan hindi ako nakakaten ng meeting sa sobrang problema natin. Sobrang problema. Sa sobrang trabaho, schedule, sorry. Ang aga mo bumugot, ha? Hindi. Sa sobrang trabaho natin dito, so talagang hindi na tayo nakakaten ng meeting. Pero hindi naman, sabi ko nga ako, hindi ka nakakaten ng meeting, huwag ka na magreklamo. Naalala ko tuloy yung anak ko kasi sa hindi ako umaattend ng PTA na yan, yung teacher nagbigay ng t-shirt sa akin. Bakit? T-shirt na officer ako ng PTA. Just to remind me na ate ka, may responsibilities ka sa school. Kaya ako, ayaw ko talaga maging officers kasi pero, dahil dun sa ano. Tama yan. Pero again, wake up call din ito sa mga magulang natin. Mahirap po na kapag ganyang may, malalim na ang problema ng ating mga anak sa school, tsaka lang tayo gumagawa ng action. And true. Minsan kasi, pag ganyang medyo masalimuot na ang mga ang issue, naiiba na ang direksyon. Correct. Pero kung simulat sa po siguro, nagagabayan din ang mga magulang, ang kanilang mga anak, kung anak, kumusta naman ang schooling mo, kumusta naman ang leksyon yung ngayong umaaraw, kumusta naman ang studies mo, kumusta naman ang paghahanda mo sa exam. Kaya paano mayroong communication sa estudyante and parents. At saka mahalaga rin sa ating mga parents, sa once in a while, bisitahin naman natin yung teacher sa school. Kahit walang meeting, ha? Kumustahin mo, teacher, kumusta yung performance anak ng anak ko, wala bang problema? O ito, pang-floor wax. O, saan mag-aabot? Okay, oo, diba? Kasi talaga, totoo yun, may mga bata rin minsan na takot. Kasi akala nila kung ano yung i-deliver na mensahe ng teacher sa kanilang parents. So, hindi na sinasabi. Kaya mas maaga, dapat tayo rin mga parent, alamin din natin yung responsibility. Alam natin dapat yung ating responsibilidad. And of course, sa panig din ng paaralan, gawin po nating conducive, magandang environment naman ang eskwelahan sa relasyon po ng parents and teachers. Pag meron po mga issue and concerns ang mga parents,
towards you know, sistema sa eskwelahan, dapat bigyan din ng action kaagad ng eskwelahan. Mm-hmm. Kasi minsan nagiging cost rin na, eh, ganun din naman, mag-PPTA meeting, mayroon kaming issue, hindi naman napapakinggan, mm-hmm. hindi naman nasusolusyonan, eh ano pang purpose ng PTA? Correct. Isa sa mga dahilan kung bakit you know, nawawalan minsan ng gana ang mga magulang na dumalo sa mga PTA na yan. Hindi tulad ng Flores de Mayo na sigurado pag gumaten ka, eh may tinapay at juice. May merienda. May merienda. Abangan sa aming pagbabalik! Di pwede yan! Brigada Jen, mga hinihinalang sukarap na naman, nagtala ng panibagong perwisyo. Ah, mamaya, tatalakayin natin yan dito lamang sa Di Pwede Yan! Di pwede yan! Kapin milyon na ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, Mindanao. Lig-on na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Maminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalit nationwide. A Brigada product. Drive Max Health Info. Ano po bang may tutulong ng Ginkgo biloba sa ating katawan? At mahalaga ba ito para sa ating pandinig? Ang ingis sa tenga or tinnitus ay napaka-depressing na symptoms. Isa sa maaaring dahilan nito ay ang kakulangan ng dari ng dugo sa loob ng tenga. Ang Ginkgo biloba ay napatunayan nakakapag-ayos ng dari ng dugo sa tenga at nakakapag-improve ng tinnitus. This friendly reminder is brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. One capsule, malakas, 24 oras. Tatagal ka ba? Sa DriveMax, tatagal ka. Luya! 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 Makatarong pa ba ka o trabaho, ana? Unsaon na lang ang atong pamilya? Ayaw pasagli nga ang lawas magluya. Power Cell Suya Coffee. Ang enerhiya nga naas malunggay, imong makuha sa Power Cell Suya Coffee. Power Cell Suya Coffee. Ang kape nga makapahealthy. Power Cell Suya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients, and instant energy drink. Yay! Power Cell Suya Coffee. Masarap. Araw-arawin. Ang Power Cell Suya Coffee available nationwide. Welcome back, Brigada Jen. Mga kabrigada, pangalawang issue natin ngayong araw. Meron na namang panibagong kaguluhan ang sinasabing ang kagagawan ay mga batang sukarap ang naitala dyan sa Lote, Barangay Kalumpang. At ayon sa biktima, napagtrimpan siya ng mga batang sukarap dahil tumanggil siya magbigay ng pera. Panoorin natin ito. Di pwede yan. Iniinda pa rin ng binatilyong ito ang sakit ng kanyang sugat dahil sa saksak na natamo nito mula sa mga di umano'y mga batang sukarap na nakaengkwentro nito sa Barangay Kalumpang. Ayon sa biktima na si Marvin Repos Tayo, 19 na taong gulang, residente ng Purok Marimar, Barangay Kalumpang, na pagtripan lang di umano siya ng mga nasa 10 batang sukarap alas 12 ng hating gabi. Nakapan nung iso, doon ako amigo. Doon sa ano? Magret, sabrabihan. At Mr. Panda, tumunod, lungkod-lungkod. Alas 12, ilaw na nangyak. Depensa niya,
tumambay lang daw siya upang tulungan ang kanyang kaibigan sa pagbebenta ng burger sa Mr. Panda Burger Station nang bigla daw silang kinuyog ng nasa 15 bata kung kaya't nanlaban ito. Tabang sa amigo, bantay-bantay sa ano ba, bantay-kuha mga burger. Tabang siya, bantay-bantay. Pinalibutan daw siya ng mga batang sukarap at bigla na lang daw siyang sinaksak at kumaripas ng takbo ang mga sospek. Ito, kalit namin dasmag sa mga sukarap. Nagtamo naman ang biktima ng 2 stab wounds sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Tanging panawagan ng kanyang ina, matigil na sana ang ginagawang panalakay ng mga di umano'y batang sukarap upang hindi na makabiktima pa sa iba. Nawagan na rin para madakpan na nila din. Di pwede yan! Oh, ay, nako. Ano naman to? Baluarte ko to! Oh, sige, ikaw nga magsalita. Barangay ko. Oh, ikaw. Hindi na ako lumalabas sa bahay eh. Pagdating ko sa bahay, wala na. Bawal nang lumabas. Totoo. Delikado. Hindi lang ito yung unang insidente. Kung matatandaan mo, Kabrigadang June, last month yata, talagang tatlong magkasunod na insidente rin. Yung kalsada, madilim. Ano pang ginagawa ng barangay council and sa pangunguna ng kapitan dyan sa Kalumpang? Bakit ba muling bumalik itong problema ng mga sukarap na to? Eh siguro nagluwag dun sa pagroronda ng mga tanod. Eh alam nga namang si Pangulong Rodrigo Duterte pa ang magbibigay ng solusyon ng problema dyan sa Kalumpang. Mahiya naman dapat yung mga barangay tanod at mga naatasan sa peace and order ng barangay na yan. Eh anong imahe po ang ipapamukha ng barangay council na magagaling kayong mamuno dyan sa inyong barangay matapos kayong manumpa ang problema ng sukarap hindi nyo nga maresolba ang peace and order? Totoo. Diba? Eh, huwag nyo antayin na mismo ang nakakaya naman national government pa ang magbibigay ng solusyon dyan sa problema ng barangay na yan. Barangay na nga lang na may hinahawakan nyo, hindi nyo pa makaya-kaya. At saka isa yan sa pinakamalaking barangay dito sa General Santos. So dapat bigyan nila ng tugon yung seguridad dyan sa barangay na yan. Alam mo ka, Brigadang June, minsan napapauwi ako ng mga 10, 11, minsan 12. Talagang visible yung mga sukarap. Along National Highway, nandyan lang sila. So imposible yung walang nakakakita ng mga barangay officials or Police Precinct 5 din. Panawagan natin kasi jurisdiction niya ng Police Precinct 5 eh. So, kailangan siguro rondahan. Pero alam mo, okay, andun na tayo sa Philippine National Police pero ang daming trabaho ng Philippine National Correct. Police. Especially po kung pag-uusapan natin yung problema ng illegal drugs dito sa ating lugar, no? And of course, peace and order na yan. Kaya dapat, ang importante dito, yung papel na rin ng lokal na pamahalaan. True. Yung barangay level, eh, kailangan pa ba ng pulis yan? Kailangan pa ba ng NBI? Kailangan pa ba ng national government, DSW na solusyon dyan? Eh, problema ng lawlessness, especially ng mga out-of-school youth na yan. Sa tingin ko, community ang makakabigay ng solusyon dyan eh. And speaking of community, of course, ano ba ang mangunguna sa community? Hindi ba yung tinalaga at inatasan ng mga residente dyan, ng mga butante dyan, na ikaw, kapitan, ikaw, kagawad, ikaw yung mamuno sa mga dinibi, kaya ikaw murag bright man ka sa mga, hataging solusyon ang problema din sa barangay. Dili pwedeng itundo ni mo nga ang mga pulis manggod, pulpul, ang gobyerno manggod, way itabang sa mo. Hello! Oh. Ano yun? Bago yun ah. Di ba? I mean, wala akong kasagang. Ito, Brigada Jen. Ma-high blood ka lang pag pinag-uusapan itong mga itong klase ng problema. Masyadong, maliit kung tutuusin, maliit na problema ito para sa isang community. Lumalaki lamang dahil napapabayaan ng mga supposedly ang mga anaatasan ng gobyerno, ng batas na mamuno at mag-implement ng mga batas, eh hindi ginagawa ang kanilang trabaho. At saka nakakatakot yung nasa lugar ka na, nasa barangay mo na, pero feeling mo hindi ka pa rin secure. Precisely, di ba? Tulad ng yung kawawang kabrigada natin dyan, well, of course, may rason siya kung marami sa inyo magsasabi, eh, bakit kasi alas 12, nasa labas ka pa ng lansangan? Bakit may batas na ba na nagbabawal na hanggang alas 8 lang tayo ng umaga sa ng gabi sa lansangan? May curfew ba yung pinapatupad? Wala naman ha. Correct. Ang batas, mayroon mga kabrigada, batas bawal doon sa mga sukarap na yan. Ang batas, nagbabawal doon sa mga naghahasik ng kaguluhan, yun ang mayroong batas tayo na dapat ipatupad ang ating mga kung sino mang namumuno sa atin. Ang masakit lang kasi dito, Kabrigadang June, yung mapagtripan ka lang. Oh,
Nako. 'Di ba? Mm. Yung kubaga, totoo 'yun, mga nanghihingi ng pera, nanghihingi ng pagkain, tapos pag hindi bigyan, talagang ikaw ang bibigyan. Oh, ayan. Sino bang kapitan ng Barangay Kalumpang? Si Kapitan Barangay Captain Reynaldo Salubre. Ah, 'di ba din nakapanayam natin kamakailan tungkol sa basura? Basura, isa rin 'yan sa pinakamalaking problema ng Barangay Kalumpang ngayon. Eh ito, Kapitan Salubre, tinusubukan po naming tawagan kayo. Eh hari na po eh sumagot po kayo, ha. Ito po 'yung bahagi din ng patas na pamamahayag. Now, kung kahab na kamakailan, nakapanayam namin kayo tungkol po sa problema ng basura. Ang basura po ay hindi lamang sa pinag-uusapan natin yung basura na kalat, no? Mm-hmm. Na tungkol sa kung mga plastic na yan, mga karton na yan, o kung anumang klaseng basura ang pinag-uusapan natin. Bahagi din po ng basura ng lipunan, yung mga latagaw ng mga kabataunan. Basura po na, Kapitan. So hopefully, and we do hope na ikaw bilang nanumpa as Kapitan, ang kauban sa imong mga barangay officials din na himo mo og lakang nga masolusyonan ninyo ang problema sa mga basura. Hindi lamang basura ka na nagkalat sa inyong makitaan, sa inyong mga mata, kundi basura usab sa atong katinimban. Oo, huwag nyo na hintayin na marami pa madidisgrasya ang mga kabataan din na wala rin namang ginagawa. Kumbaga, andyan lang. Andyan lang sa gilid, tapos mapagtripad, di ba? Minsan namamatupa. One time ka, Brigadang June, napadaan kami dyan talagang sa magkabilang kanto, nagbabatuhan. Tama yan. Amo, nakakalungkot din. Ang area ng Barangay Kalumpang, doon sa mga kabrigada natin, galing ng Manila, di ba, galing coming from airport, dadaan dyan sa highway na yan ng Kalumpang. Mm. Yung mga bisita naman ng ating lungsod, maliligo din sa mga beach resort dyan sa area ng papunta dyan sa Tambler, dadaan ng Kalumpang. Yung ating international fishport at airport, dadaan ng Kalumpang. Eh, anong mukha ang ipapamukha ng Barangay Kalumpang? True. Eh, nandyan pa yung may malaking simbahan pa dyan, ha? Anong ginagawa ng community bilang you know, partners ng gobyerno sa pagpapromote ng safety and you know, magandang estado ng pamumuhay ng bawat individual sa isang lugar. So dapat talaga mabigyang action ito ni Kapitan Reynaldo Salubre dahil tama yung sinabi mo kanina, makukonsidera din itong basura ng lipunan, basura ng komunidad. Huwag nyo na pong hintayin na may marami pa mga kabataan na mapapagtripan itong mga sukarap na ito. Dapat talaga bigyan na ito ng aksyon ng ating barangay captain. Baka naman sasabihin naman ng kapitan, hindi naman mga residente ng Barangay Kalumpang yung mga tao na yan. Baka latagaw yan, galing coming from other barangays. Mm-hmm. Be that as it may, pero nandiyan sa teritoryo mo nangyayari ang krimen. Correct. Ganyan sa teritoryo po ninyo nangyayari ang panggugulo ng mga batang ito. Anong gagawin nyo? Sasabihin mo, hindi naman mga residente ang mga yan. Paano yung mga residente mo? Paano mo mapoproteksyonan ang mga residente mo at seguridad nila laban dun sa mga pumapasok na mga sukarap na yan na Kapitan Salubre, sir? So again, tinatawagan po namin kayo para makapagbigay po sana kayo ng reaksyon at kaya paano ay mapaliwanagan ninyo, mapakalma ninyo ang mga residente nyo dyan sa Barangay Kalumpang. Kung may plano pa kayo sa susunod na barangay election, ngayon pa lang magpapugi na kayo, Kapitan Salubre, sir. In fact, hindi mo kailangan magpapugi kung ginagawa mo ang trabaho mo. Kasi obligasyon niya yan bilang barangay official. Ayan, mga kabrigada. Pero ito sa ibang banda rin, Brigada Jen. Pag pinag-uusapan ang children in conflict with the law. Ayan, ha? Merong hakbang ang city government, pero sa tingin ko malaki din ang papel din dapat ng mga magulang. Correct. Pero may mga bagay na bang beyond redemption na pag pinag-uusapan ang tungkol sa ganyang mga kaso. Mm-hmm. Talagang ang term na, yung paborito kong term palagi sa'yo, recidivism, paulit-ulit na, bisag gihatulan na nimo, wagi magabaguhan ba? Gahi o gahi kagayo. Yan sa mahimuan nimo, ana. Di ba may ginahin mo sa mga basura, be? Hipusod. Saan klaseng hipos? Siligan. De, totoo, seryoso. Seryoso ka, Brigadang June. Kasi, kagaya ko, nasa highway lang kasi kami ng Barangay Kalumpang. May usahay, matugaw ka pa sa imong pagkatulog. Kay magdinagaray mo na sa dalan. Magbinatuanay. Usahay, maapil pa yung mukhang... Bisaya lang ko kayo dire. Oo, nambabato pa yung mga yan. At saka naghahabulan, nagsisigawan. So ikaw, talagang ang sarap ng tulog mo, magigising ka. Gawin mo ng alarm clock, yung riot palagi. Alas 12? Alas 12. Alam mong alas 12 na to, ganyan. Minsan sasabihin ng mga barangay officials na wala ka, pag pinupuntahan namin, wala na kasi sila, tumatakbo Wala kaming patrol. At saka minsan, pag nahuhuli, pinapakawalan rin naman daw kasi mga underage. Parang paulit-ulit na lang daw. So parang hinahayaan na lang. Solusyon natin dyan? Mag-resign na lang kayo para wala kayong problema.
Pero actually, nung ano, mga first three months no. nung administration ni Pangulong Rodrigo Duterte, tahimik na dyan eh. I don't know ngayon bakit bumalik. Isang kaugalian po ng bawat individual, bawat Pilipino, guilty tin tayo, yung tungkol sa Ningas Kugon na mentality. Mm-hmm. Kung mainit ang bagong programa, eh masigasig pa ang pagsusulong. Eventually, pag nagkakaroon na ng, you know, comfort dun sa kanyang posisyon na yan, eh... Parang ano na... Lax na. Familiarity breeds corruption, sabi nga, di ba? Pag familiar ka na sa mga bagay-bagay, paulit-ulit na lamang, eh, yun, nawawalan na sila ng gana. Eh, hari nawa, hindi ganyan ang kaisipan at ang prinsipyo po ng barangay kapitan dyan sa Kalumpang at ang kanyang sampu ng kanyang mga kagawad at mga officials dyan sa barangay. Siguro pagalawin natin yung mga barangay tanod. Paano mo pagagalawin? Eh, hindi nga gumagalaw siguro ang kapitan. Ayun lang. Leadership begets ano, di ba? Respect. And of course, mga kabrigada, kung anong ginagawa po ng leader, iyon din naman ang susundin ng kanyang mga tauhan. So nasa naniniwala ako kung ano po ang prinsipyo ng kapitan diyan sa barangay, kahit ano pang problema diyan, kahit sabihin pa niya na hindi kahit problema pa sa you know, kahit problema ng sukarap na hindi dapat niya problema kung sa ibang bansa galing sa ibang lugar 'yan. Mm-hmm. Masusolusyunan niya kung talagang kikilos at kikilos ang barangay eh. Correct. Hmm. Wala talagang way na makausap natin si Barangay Captain Reynaldo Salubre. Tinatawagan po ng ating technical department pero hindi raw po sumasagot sa ating mga tawag. Isa pang punto, Brigada Jen. Doon sa palagi din ito, alibay din talaga na hindi nga taga sa amin 'yan yung mga sukarap niyan, dayo lamang. Ang dapat sigurong itanong sa sarili ng mga barangay officials na 'yan. Ano ang meron sa inyong barangay? Bakit diyan nagatapok ang mga sukarap? Correct. O, di ba? Most likely, ang inyong lugar ay conducive para sa ilahang gathering. Mm-hmm. Sa ilahang conducive para sa ilahang... Nagiging venue. O, venue. Kasi wala kayong ginagawa. Maluwang ang inyong pagpapatupad ng batas. Kaya yung mga elements na yan, eh dyan nagatapok. Komportable sila. Sa inyo ba wala? Barangay Labangal kami eh. Ewan ko, problema namin dyan sa Barangay Labangal eh... O yan ang problema, Barangay Labangal at saka sa Barangay Kalumpang. Nagra-riot yan. Nagtatagpo dyan sa May Puting Bato. O yan. Alam ko yan eh. Dati kasi tayong sukarap. Ayan mga kabrigan, isang bahagi na naman ang pagtalakay sa isang isyong di dapat bigyan ng pansin. Brigada Jen? Oh. Iba na po ang may alam ng sa gayon, karapatan natin di pwedeng apakan dahil dito sa di pwede yan. Ano pa naman? Di pwede yan! Di pwede yan! Kapin milyuna ang natapangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, Open Dalao.